day everyone. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. O nga po pala si Kapanglaw Variety Vlogs. Nagbabahagi ulit ng isang video para makontrol natin ang mga pests sa ating mga tanim na gulay. So sa pinapakita ko na video na ito mga Kapanglaw, ito na po yung result ng aking in-apply na pesticide kahapon. So napapansin nyo dito, sinisira nila yung mga bunga at yung mga dahon sa may parting taas. So ang umatake po dito ay yung mga langgam na malalaki, yung mga kulay pula na langgam yan. So mamaya ipapakita ko yung ginamit ko po na pesticide, yung in-apply natin na gamot para makontrol natin sila. So dahil sa sobrang busy, medyo napabayaan, hindi natin napapansin mga tanim natin na gulay, inaatake na pala mga Kapanglaw. So sa video na ito ay i-share ko lamang po ang aking nalalaman based sa aking paggamit dito sa aking farm. So kung meron ka mang katanungan dyan, huwag kang mahiya mag-comment sa aking video na to. I-comment mo lang yan para masagot natin ang inyong katanungan. So hindi lang po about sa vegetable farming ang aking tinuturo o kaya binabahagi na video. Meron din ba akong mga mushroom farming dyan, kung paano magtanim ng kabuti at kung paano gumawa ng binhi ng kabuti. So let's go to the point of this video mga Kapanglaw. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share and click the notification bell for another videos. Maraming salamat mga Kapanglaw sa inyong suporta. So kung napapansin nyo dito mga Kapanglaw ay ang aking mga talong ay butas-butas na yung mga dahon nila. So hindi maganda na sinyalis ng ating mga talong kasi natatamaan po yung propagation ng kanyang flower pag ganyan na style yung ating talong. So hindi natin maiiwasan na gumamit tayo ng mga pesticide. So dito, tsaka lang po ako gumagamit ng pesticide during flowering stage, so kaya yung pamumulaklak nila mga Kapanglaw. So once kasi na namulaklak na ang ating mga vegetable o kaya mga ating gulay, so very attractive po yan ng mga insect o kaya yung mga flies. So napapansin nyo dyan mga Kapanglaw, healthy siya kasi na-applyan ko po ito ng pesticide. So ipapakita ko ang aking mga gamit. Dito mga Kapanglaw ay gumagamit lamang ako ng mga malatayong. Ito yung pampaano ba sa mga flies na ano, para medyo bumaho dito sa kapaligiran natin para hindi sila masyadong nag-iikot-ikot dito sa ating area. So kung napapansin dyan mga Kapanglaw, kalat-kalat yung aking mga tanim kasi may balag ako dito ng sitaw, mga sitaw. Saka dito sa ground na to, pinagtabi ko na yung talong tsaka sili. Sa dito may parting upo. So nandun pa yung mga ibang gulay natin na talong na namumunga na sila guys. So hindi na natin kailangan na isprehan yun kasi masama sa kalusugan kasi namumunga naman ngayon. Iwasan na natin na mag-apply dun ng mga pesticide para sa kaligtasan ng ating mga customer. Bali ang ginagawa kong timpla o kaya pag mix dito mga Kapanglaw, sinasabayan ko po ito ng brodan. So baling dalawang solution yung aking ginagamit. Ang isa dyan ay ang malatayong at ang isa po dyan ay yung brodan. So nagkocontrol to ng mga uod sa yung isa yung mga flies. So bali dito mga Kapanglaw ay almost nasa same lang na disease yung kanilang ginagamot o kaya yung mga pinapatay na insects kasi nakasulat naman dito ang paggamit po nito mga Kapanglaw. So ang pagmix po nito mga Kapanglaw ay makikita nyo sa kanyang likuran yung pagtitimpla. So wag tayong masyadong lalakasan, baka makasira din sa ating tanim. So basahin nyo na lang po dito sa kanyang likod. O lang yung mga ilalagay natin na kutsara o kaya yung pantakal. So makikita nyo dito mga Kapanglaw. Huwag po tayong mag-experiment. Once kasi mga Kapanglaw na sumobra ka sa timpla niyan kasi nakakasama rin yan baka magiging kulot. Magkukulot yung resulta. So napansin nyo lang guys, napakagandang treatment na kaya napakagandang gamitin. So lagi na kung sinasabi mga Kapanglaw, tsaka lang tayo maglalagay during the flowering stage para maiwasan natin yung mga ano, nag-aaligid na mga flies. So mamaya pupunta po tayo dun sa may mga bunga na talong natin. So ipapakita ko na rin dito mga Kapanglaw na dito ay na-pruning na rin. So kita nyo,
dito lang siya magpo-focus sa task. Kung napapansin niyan mga pangalawa. Nais ko na rin ibahagi ito mga kapanglaw na effective din to sa ating mga tanim na sitaw. So napapansin nyo, wala yung mga aphids o kaya yung mga black na umaakyat yan o kaya yung inaakyat ng mga langgam, yung mga kulay black. So napapansin nyo yan mga guys, napakaganda ng ating resulta sa sitaw. So yung na-advise ko ito mga kapanglaw na pwede rin itong gamitin sa ating mga sitaw. Basta ang sinasabi ko guys, sundan natin yung pagtitimpla para hindi masira ang ating mga tanim. So bali dito mga kapanglaw, nag-start na tong mamunga yung mga nauna ko na tanim na talong. So bali dito, nakaka-harvest na rin ako ng mga mangilan-ngilan. So continuous lang yung kanilang pamumulaklak mga kapanglaw. Pansin nyo yan. So dito sa area na to mga kapanglaw, kasi nag-start na tong mamunga, di na po ako nag-apply ng mga pesticide dito para maiwasan natin yung maiwasan natin yung mga maidudulot na masama sa ating mga katawan once na nag-harvest lang tayo dito na ibebenta natin. So alagaan din natin ang ating kalusugan gaya ng ating mga customer mga kapanglaw. So dito mga kapanglaw, nais ko na rin ibahagi ito kasi marami rin akong mga kaibigan ko na pinapanood ko ng mga vlogger about sa talong. Kung tinatanong nilang yung gamot dito mga kapanglaw, ito mga kapanglaw, hindi natin naiwasan to minsan. Ito yung tinatawag na steam borer. So ang nagdudulot po nito mga kapanglaw ay yung mga flies na merong sting. O kaya alimpipinig kung tawagin sa amin. Mga bis po yun na tinutusok nila dito. Dito sila nag-iiwan ng itlog. Once na na-dry na ito mga kapanglaw, tsaka naman mapipisa ang ating mga steam borer yan. Nandyan lang yung mga steam borer. So dito mga kapanglaw, ang solution dito, kaya naglalagay tayo minsan ng mga pesticide o kaya yung mga pampaalis ng mga insekto. Hindi na maiwasan na mag-spray talaga, pero kung napapansin mga kapanglaw, habang maaga pa mga kapanglaw, once na meron ng napansin na nalanta, baliin nyo na lang. So kung hindi nyo na maiwasan talaga sa sobrang dami, so need nyo na rin mag-apply mga kapanglaw. Kasi ang steam borer mga kapanglaw ay once na pinasok na talaga yung loob-looban ng kanyang mga sanga, talagang hindi na paawat yan. Hanggang dun sa baba yan mga kapanglaw. Talagang sisirain niya yung talagang pinaka-steam niya. So nandyan lang sila mga kapanglaw. Nandyan sila sa loob. Ang nagdudulot po nito mga kapanglaw ay yung sinabi ko na yung mga flies na merong sting o kaya yung mga merong pantusok sa kanyang puwetan yun. Dito sila nagbabaon ng kanilang itlog once na madry na to. Tsaka naman mapipisa yung kanilang itlog. Yung mga panglaw, nandun lang sila sa loob. So pagtyagaan nyo na lang minsan mga kapanglaw na baliin at patayin yung mga insect. Ganito mga kapanglaw, once na nakita mo na dito siya tinamaan, so bali meron siyang sanga dito, babaliin mo na lang dito. Para abangan mo na yung kanyang papasukan. So ito mga kapanglaw, fresh pa, hindi pa masyadong dry, malamang itlog pa lamang to, hindi pa namisa. Minsan rin mga kapanglaw, hindi lang steam borer ang sumisira dito. Papansinin nyo rin mga kapanglaw, pag nagdrada rin na puro butas dito, sa may kanyang bandang ano niya, linalabasan ng kanyang mga sucker. Pansinin nyo dito mga kapanglaw minsan, kasi minsan umaakyat yung mga langgam dito, lalo na during rainy season. So dito, pansin nyo may mga langgam. So umakyat sila dito, dito sila namamahay. So pansin nyo mga kapanglaw. Hindi lang po yung steam borer o yung mga flies ang sumisira sa ating halaman na talong. So maraming maraming salamat sa panonood ng aking video mga kapanglaw. Sana meron tayong konting napulot na idea kung gagamit tayo nito. So dito mga kapanglaw, hindi po advisable. So mga kapwa ko na nagtatanim dyan, kung gusto nyo lang masubukan ang aking ginagamit, maaari nyo rin tularan. Pero yung mga iba dito, siguradong ibabash nila dito kasi organic. So minsan kasi mga kapanglaw, so pang market, hindi natin maiwasan talaga kasi ang daming tumitira sa ating mga matanim. Minsan nalulugi tayo kaya hindi natin naiwasan na gumamit nito. Gaya ng sinabi ko dito sa video na ito mga kapanglaw, tsaka lang po ako gumagamit during the flowering stage.
So gaya dun sa kabila, nanamungan na, hindi na po ako gumagamit dun para maiwasan yung masamang dulot sa ating katawan. So ayan mga kapanglawa, ang aking gamit, isang brudan at isang malatayong. So nagpapasalamat ako ng marami. At maraming salamat ulit sa panonood ng aking mga video. Kung gusto mong matuto rin about sa mushroom farming, meron din pa akong upload na mushroom farming dyan. Yung mga paggawa ng binhi at paano magpatubo ng kabuting saging gamit ang iba't ibang mga substrate o kaya mga pwedeng gamitin na pagtamnan. So nandito mga kapanglaw, magpapalay na tayo kasi ito almost tagulan na. Marami ng mga punla dyan na nai-vlog. Nice ko na rin ibahagi yung aking kamatis na nagkukulot na ginamitan ko po ng calcium carbonate. So ito na po yung resulta ng isang vlog ko dyan. Paano gamutin ang nagkukulot na kamatis. Ito po yung ginamitan ko ng calcium carbonate na pamalit sa mga calcium nitrate kung wala po tayong calcium nitrate o kaya mahal sa atin ang calcium nitrate kasi mahal po yun at mahirap hanapin. So itong kamatis na to mga kapanglaway, nag-start na nagkulot to pero naagapan ko. So napapansin nyo yung first na dahon, kulot po yan dati tsaka mangitim-itim yung iba. So dito yung sumunod na upper part nya, so halos napaganda na ng result nating linagay na calcium carbonate kasi nawala na po yung kanyang kulot. So makita nyo dyan mga kapanglawa, nag-start na yan ng mulaklak noon pero nasira yung may parting baba kasi kulot po yung kanyang dahon. Hindi po yun maganda. So napansin nyo guys oh, effective. So maraming salamat sa nanood sa aking video na yon kung paano gamutin ng isang kamatis na nagkukulot. So bago pala matapos ang video na to, sa lahat po ng sumusuporta kay Kapanglaw Variety Vlogs, maraming salamat. Ito po yung aking mga ginagamit dito sa aking bukid, isang brudan at isang malatayong. God bless sa ating lahat mga kapanglaw and happy mushroom farming and vegetable farming.